lahat ng sulok ng mundo. Good morning, good afternoon sa inyong lahat. Ako nga pala si Leslie Rothwell. Gagawin ko lang ang video na to para i-share ko lang sa inyo yung aking mga natutunan or alam na dapat gawin. Ngayon po, gagawin ko lang yung tutorial para sa doll clothes na katulad ng ginagawa ko, binibenta ko online. Malay natin kung ano, matutunan nyo, pwede nyo rin pagkakakitaan. Katulad sa atin ngayon, mahirap ang buhay. Halos karamihan sa atin nasa bahay lang. Baka gusto nyo rin matuto, gumawa ng doll clothes para rin sa bonding nyo ng inyong mga anak. So ngayon po, ang kailangan lang natin na material, mayroon lang tayo na kahit na 20 inches na material, tapos kapiranggot lang, kahit mga 1/4 na material, pwede natin gawing tatlong piraso sa 1/4 na tela. So, kailangan lang natin ng tip measure, roller, ball pen, scissors, at pan paper. Pasensya na po kayo kung medyo na utal-utal. Bago lang po kasi ako dito, kaya bago lang akong gumawa ng video, kaya akala ko easy lang. Mahirapin para gumawa ng video. Bago po natin simulan, huwag po ninyong kalimutan i-subscribe and press the bell button para po lagi kayong update sa gagawin kong mga video. Gagawa pa ako ng mga maraming video para sa inyo tungkol sa pananahi, katulad ng mga damit natin, pattern, para hindi na po tayo bibili. Ngayon po, gagawa muna tayo ng pattern para makuha natin yung hugis ng ating doll clothes. Meron tayong bond paper. Kukuha lang po tayo ng 6. Kita ko sa inyo. I-double fold natin. I-double fold po natin siya. Kukuha lang po tayo ng 3. Sa double fold, 3 by 2.5. So, it means pag open nyo, magme-measure po tayo ng past distance ng doll. Ganito pong doll ang ginagamit natin lahat, ay 1 inches lang po. So, kukunin natin yung center ng 1 inches. Ang sukat po niyan ay 5/8. Kukunin natin yung center ng 1. Hatiin natin yung tip measure sa 1/4. Ang kinalabasan niya ay 5/8. Simula po sa center, lagyan natin ng tanda, 5/8 na kinuha natin. Ayan po, ito, ayan po yung top, ito po yung 5/8. Ayan po, papakita ko sa inyo. At susukat po tayo ng 1/2 inches. Tapos ng 1/2 inches, kukuha ulit tayo ng 5/8. Ayan po yung 5/8. Pagkatapos po, i-trace natin sila para makuha natin ang shape ng doll clothes. Ayan po siya. Ayan po siya. Background po yung aking baby. Di
Gising na po kasi siya, yung baby ko. Ayan po yung na-trace natin. Guguhitan natin siya para makuha natin yung dart. Yan po yung pinaka shape ng doll. Ayan po siya. Patapos po niyan, gugupitin po natin para makuha natin yung shape para sexy na yung ating doll. Ayan po siya. Pagkatapos po niyan, kukuha ito ulit tayo sa baba since mula sa baba ng 3-4. Pagkatapos ng 3-4, simula baba. So, ito na po yung pattern na ginawa natin. Gagawa ulit tayo ng shape. Tapos, since ito po yung the bottom, po siya, 3-4. Ito po siya, ito yung baba. Kukuha po ulit tayo dito ng 3-4. 3-4 po yan. Dark baba, ito po yung top 3-4. Ayan na po yung shape niya pa sa likod. 3-4. Then, gagawin po tayo ng shape. Iko-curve nyo lang po siya. Anong gagawin natin sa 3-4? Simula sa 3-4 hanggang pababa sa front. Mag-shape tayo ng katulad na. Ayan po siya. I-shape po natin siya. Easy lang po, di ba? Ganyan ang magiging kalabasan. Sorry, nagugit ko na siya kasi. Kaya, dapat pala hindi ko muna siya ginagit. Magiging ganyan na siya. Ayan po, nakita nyo po. Kukupitin natin yung 3-4. Ika-cut po natin siya. Start at 3-4. Cut na naman natin siya. All the way there. Ito na po siya yung kinalabasan ng top niya. Okay po. Yan. So, gagawin natin, magagawa na tayo ngayon ng ano natin, iti-trace na po natin siya sa actual na material. Ayan na po siya. Trinace ko na po siya sa material. Ito na po yung gagamitin natin. Top ng doll clothes. Ayan na po siya, naka-trace na. Inapit ko na po siya dyan. Ayan na po yung pattern natin sa top. Madali lang po yan. Tapos po, ito na po siya. Ang gagawin natin, idadart po natin siya dito sa ganyan. Try natin idart. Dart ko na po siya. Ganito na po siya ang kalalabasan niya. Ayan po siya. So, itry natin siya. I-trace dito sa doll clothes kung ano yung shape niya, yung boobs. Ayan po siya pagka na, ano na siya, na-trace nyo. Yan lang po ang importante. Pagkatapos po natin i-dart, ito na po yung na-dart natin. Ito na po yung dart sa loob. Yan po yung itsura niya. Itatry na natin pong fold yung front. Yan. Tap natin, kurot lang na po siya. And then, try natin sewing. Kung wala po kayong zigzag, pwede na rin pong straight sewing lang. Tapos, yan na po. Tapos, gagawa tayo ng skirt. Magtabas lang po kayo na straight
straight line lang po ng depende sa inyo kung anong eksi ng gagawin yung skirt. Sa akin po, ang ginagawa ko for any half by 10. So, 20 kasi fold siya. So, 20 by for any half. Gagawin na siya. So, ang pag-sharing ko po, gagawin ko lang straight. Straight ko lang sewing. Straight ko lang siya. Gagawin ko lang po dyan ay hihilahin ko na siya para magiging sharing. Hindi na ako gumagamit ng sharing po. Hihilahin ko lang po siya. Yung ilalim niya po ang hihilahin. Kung wala rin po kayong makina, pwede niyo na rin po ito i-handso. Madali lang siya. Gusto ko nga sanang i-handso kaso nga lang baka mahirapan ako masyado sa suit. I-attach yung ginawa nating skirt. Yung skirt. So, tatas natin siya. Ayan na po siya. Ayan na po yung yari niya. Nakalimutan ko pang i-explain yung velcro nga po pala. 1.5 inches. Kailangan natin ng velcro. 1.5 inches. Yung velcro po. Pag medyo malaki yung velcro nyo, pwede nyo hatiin. Gawin yung dalawa para tipid. Kailangan lang naman talaga natin ng maliit na velcro lang. Tapos yan siya. I-close natin siya dyan. Tapos attach natin yung velcro. Tapos dito po sa side, kailangan natin i-fold. Yan, ganyan. Fold. Tatahiin din po natin ang velcro. Tahiin natin yung velcro. Ganyan. Ganyan po siya. So, ang magiging finish niya po, katulad niyang ganyan. Ito yung velcro niya kasi nakapulong siya sa loob. Tapos, ililinisin din po natin siya. Sa akin, ina-overlock ko to. Pero pag wala naman kayong overlock, okay lang din. Kung pang sarili nyo lang din. Yan siya. Tapos yan. Tapos ang kinalabasan niya, tatahiin natin siya dyan. I-close natin siya dyan sa ganyan. Dito sa likod. Tatahiin natin siya dyan sa likod. And then, pagkatahiin natin sa likod, i-finish natin yung laylayan. So, ganyan lang po ang paggawa ng doll clothes. Sana po magustuhan niya itong video na to. At don't forget to subscribe to my channel pag gusto nyo ang video na. Ayan po yung mga finished product natin. Ganun lang po ang pagkawa ng video. Kung may comments po kayo or tanong,
i-email nyo lang po sa akin or message nyo lang po ako. Tuturuan ko po kayo. Hiling po ako, wala pong bayad, wala pong basta open lang po ang time ko. Hiling po akong turuan ko kayo kung paano gumawa ng dal.